Mega, mega, mega love shout out sa inyong lahat. Ito si Ate Geng Cooking, GGG. Now, this is another night of my second season past talk with Ate Geng. Tinawag ko tong the loud and soft spoken tandem. Kasi walang iba ang aking guest kundi si Lay Marie. Alam nyo naman na magkasalungat kami. Ako ang malakas at siya yung soft magsalita. Kaya yun ang tinawag ko sa aming ngayong tandem for this night. Kaya thank you, Lay Marie. Kasi alam ko naman na hirap ka. Hirap ka at hindi ka sanay sa ganito. Hindi ka sanay. At alam kong mahiyain ka talaga. Kaya thank you kasi nung sinabihan kita, inas kita kasi syempre naging part ka ng aking Whitey World at napaka-supportive mo rin naman na kaibigan. Kaya hindi rin ako papayag na hindi ka maging part netong pasto ko. Na kahit alam kong mahihirapan ka at hirap ka, natutuwa ako kasi pumayag ka. At nagmadali ka pa talaga na isend ko sa iyo yung mga tanong. Sa sobrang busy ko, hindi ko naiintindi, diba? Kaya ikaw pa yung nag-follow up. Kaya thank you naman talaga sa iyo. Sa love and support mo sa akin, Lay Marie. Ready ka na ba? Kaya ito ang first question ko sa iyo. So, hello, hello sa inyong lahat. Pasensya na ha, ako ang mga kulab ni Ate Geng ngayon. Pag boring kayo, takpan nyo na lang yung mga tinga nyo. So, ayun. Salamat, Ate Geng. So, pag-invita mo ngayon sa akin. Pasensyahan mo ako ha, kasi medyo kinakabahan ako. Hindi ako sanay sa mga ganito. First question, sino si Lay Marie sa totoong buhay? Number 2. Anong klaseng anak, kapatid ang isang Lay Marie? Number 2 question, Ate Geng, is anong klaseng anak, kapatid si Lay Marie? Klaseng anak si Lay Marie ay isang masiyahin, minsan malungkot, malungkotin, mapagmahal, pala kaibigan. Yun si Lay Marie bilang isang anak. Kapatid naman is, hindi ko alam, Ate Geng, ang pakiramdam ng isang may kapatid. Kasi wala akong kapatid. So, yun. Nag-isang anak lang kasi ako. Kaya, ayun, hindi ko masagot yung tanong mo kung paano ako bilang isang kapatid. Yun ang isang Lay Marie. Number 4. Ano ang mga pangarap sa buhay ng isang Lay Marie? Ano ang pangarap sa buhay ng isang Lay Marie? Simple lang, Ate Geng, magkaroon ng sariling bahay, buo ang pamilya, masaya, may respeto ang mga anak sa akin, sa aming mag-asawa, at maging responsable sila sa kanilang mga pamilya. So, yun ang pangarap ko sa aking pamilya. Number 5. Ano ang purpose mo? Bakit pumasok ka sa pagwawait? Ano ang purpose mo? Ba't mo pinasok ang pagwawait? Ko, Ate Geng, is noong una wala lang, ginawa ko lang itong libangan kasi pag minsan, diba, pag pagod ka yun, mag open ka ng cellphone mo, pag YYT yun, manunood yun lang, Ate Geng. Wala akong purpose noong una, pero eto na, andito na, so tuloy-tuloy na ito. Hindi ko alam kung saan pupunta. So, hindi ko pa masabi kung anong purpose ko sa pag-YYTs. Mahirap bang pagsabayin ang pagiging domestic helper at ang pag-YYT? Number 6 question is, mahirap bang pagsabayin ang pagiging domestic helper sa pag-YYT? Para sa akin, Ate Geng, hindi naman. Kasi, diba sabi ko nga, pagpagod ka,
mag-YT o magbubukas ka ng cellphone mo, mag-YT, mag-FB. Hindi, hindi sa akin. Kumbaga, stress reliever nga eh. Gamot sa pagod ng pag-YT. So yun, hindi ako nahihirap. Number 7. Ano ang malungkot na pangyayari sa buhay ang di mo makakalimutan? Ano ang malungkot na pangyayari sa buhay ang di mo makakalimutan? Malungkot, madami. Madami ang tigit. Pero ang pinakamalungkot is yung maagang namatay ang nanay ko. 2 years old pa lang ako. Iniwanan niya ako. Lumaki ako sa lolo at lola ko. Tapos ang tatay ko naman is hindi ako tanggap bilang isang anak. At ang pinakamasakit, Ate Jeng, is nung nalaman ko na kung bakit siya namatay ay uminom pala siya ng lason. Dahil sa sabi-sabi ng mga tao na anak daw ako sa labas, yun, hindi niya daw tanggap. So yun, sobra, Ate Jeng, napakalungkot, masakit. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako, hindi ko pa rin tanggap. Kasi, alam mo ba, ang pakiramdam ng walang ina, ang hirap. Diba? Kaya yun, Ate Jeng, sobrang lungkot hanggang ngayon. Naghahanap pa rin ako ng kalinga ng isang ina. Pagmamahal ng isang ina. So yun, Ate Jeng, ang pinakamalungkot. Para saan kayo nagkakilala ng asawa mo? Saan kayo nagkakilala ng asawa mo is sa amin din lang naman. Kasi iisang barangay lang naman kami, Ate Jeng. So yun, doon kami nagkakilala. 9. Mahigpit ka ba ang asawa? Ano ang first impression mo sa akin? Ano ang first impression ko sa'yo? So, yung totoo ha, totoong-totoo para sa akin. Ang first impression ko sa'yo is pisiyaw, pero totoo ito. Mataray, maingay, malakas ang boses. So yun, diba, nung una, pinupuntahan kita paglalive mo, di ba, pag mga 11 p.m. o 12, 1 p.m. ganun, andun ako, nagkikipagkwentuhan sa'yo. Nung una, hindi ako alayin na maging close tayo. So, yun. Nung nagtagal, naging okay naman. Pero yun, ang first impression ko sa'yo is, yun, sinabi ko. So, peace. Di ba sabi mo first impression? Kaya yun, sinabi ko yung totoo. So, yun natin yun. Totoo yung sinabi ko sa first impression ko sa'yo. Pero, thank you for inviting me. So, pasensyahan mo na rin kasi sobrang iksi yung mga sagot ko sa'yo. Ha? Salamat! At sa mga hindi pa nakasubscribe kay Ate Jeng, subscribe nyo na siya kasi sobrang legit niyan. Thank you, Ate Jeng, and good night. Good night to all. Natapos din. Thank you so much, Ate Lay Marie, sa love and support mo sa akin na ibinibigay mo lagi. Hindi lang sa akin, sa buong team na nandiyan ka lagi, na nakasuporta. Una pa lang na nagsisimula ako eh, nandiyan ka na, na nakikipagpuyatan noon sa live stream namin, na sobrang supportive mo. Alam kong kahit pagod na pagod ka eh, nandiyan ka rin talagang nakasuportive. Nakasuporta sa amin. Kaya thank you so much. At kapit lang. Mamomoni ka din. Maybe before end this month, this year, mamoni ka na. Kaya tiwala lang at
Tsaga lang, tsaga. Tsaga ka lang na mag-LS na kahit pa panakaw na oras. Eh, para ma-push na yan natin, ma-push na natin yan, Lay Marie. Kasi napaka-supportive mo naman. At marami din naman nagmamahal sa'yo kasi napaka-bait mong tao, napaka-bait mong kaibigan. Kaya thank you so much sa'yo, Ate Lay Marie, sa love and support mo. I hope na magkita din tayo dito kasi wala akong chance. Maybe, maybe, na dumating yung time na makalabas din ako. At I will try na magkita tayong dalawa dito kasi tayo lang naman dalawa yung nandito sa Kuwait. Kaya thank you so much sa'yo talaga. Lagi ka lang din mag-iingat at huwag mong pababayaan ang sarili mo. Pahinga din, pahinga din. At hindi na tayo bata, nagkakaedad na tayo. Kaya be careful sa ating health. Ang importante, alagaan natin ang ating sarili, Ate Lay Marie. Kaya thank you sa pagiging maalalahanin mo din talaga sa akin, na lagi ka rin dyan nag-chat sa akin na kinukumusta ako. Kaya thank you so much at pasensya kung hindi ako masyadong nakaka-reply kasi alam naman ninyo na hindi ako talaga masyadong si Adungan ang gigigil sa akin kapag nag-chat siya, like lang talaga ako o kaya minsan sin lang. Kaya thank you so much, Ate Lay Marie, kasi hindi ka rin nagsasawa sa akin mag-send ng message. Thank you so much. Pasensya kung hindi kita minsan nare-replyan o matagal kitang replyan. Thank you. Basta thank you. Wala akong masabi sa'yo eh. Grabe. Basta ano ko. Ikaw yung kabaliktaran ko. Yun yun. Kaya nahihiya din ako sa'yo. Kaya thank you so much. Na lagi naman din ako nandito na nakasuporta sa'yo. Hindi man vocal ang pagsuporta ko eh. Nandyan ang suporta ko sa'yo, Lay Marie. Alam mo yan. Kaya, salamat sa admin, Jeden Eleanor with Isabella, at kay Damals of San Diego. Thank you so much. At sa buong Team Tansakmatic at Team Tilapia, thank you so much sa inyong lahat. Ito si Ate Gang Cooking na lagi niyang sasabi ng love, smile, and care to all of you. GGG!